Hi guys, good morning, good afternoon, and good evening. Ayan, kung nasa nun po kayo sa mga oras na to. Kumusta? It's me again, Fred Gabs TV, and welcome to my channel, Bisaya. So, eto ngayon ay, ayan, as you see, pako ng bahay ng Asola, or Asula Fund. Ayan. Yan yung style ko sa paggawa ng Asola Fund. Inipit lang namin siya, bali kawayan. Kawayan siya na ganito lang siya naiangat. Tapos nilagyan lang ng left and right studding para hindi siya matibag. Ang size nito hindi ko matandaan eh. Pero okay na din, pang isang fund pa lang kasi medyo malapit lang mamatay yung aking Asola. Kaya ganyan lang muna, pinauna ko muna siya. Tapos, itong lapag niya, lalagyan ko siya ng rice hull, yung ipa. Kung sa, ipa, or yung ginilingan ng palay. Yan siya, ganyan. So, papatong ko dyan sa, dito sa loob, para hindi siya, kasi minsan may mga matatalim na bagay na nakapasok, nakabound dyan sa lupa. So para maprotektahan yung ating protektahan yung ating trapal para matagal masira. Andiyan, nilipat ko diyan. Kakain-kain ko. Yan. Dito tayo ngayon sa farm. Yan yung aking poultry. Ayan, hindi pa tapos. At inuna muna nila yung yung Asola Fund kasi malapit ang mamatay yung tanim kong Asola Fund doon sa may bahay. Yan. Ito ay malaki. Yan siya. So, mataas. Napataas lang. Ang size nito is 7 meters by 4. Yan. 7 meters by 4. So, ang bala ko sana dito ay hatiin ko yung ito sa gitna. Pero, buuhin ko na lang since malalaki na yung aking mga alaga. Yan. 7 meters by 4. So, parang bahay na din siya. Hindi makakaakyat yung ahas pala, kasi nga madulas, so hindi sila makakaakyat. At dito naman sa taas niya, dito na, screen na ang ilalagay ko. So para mahangin. Yan, screen na yung ilalagay ko hanggang sa taas. Basta sa baba, yero. Paikot to yero. Yan. Yan. Dito tayo ngayon at yan yung pinapagawa ko. Yan yung Asola Fund. So mamaya, bubuhusan ng pagkatapos naming ilagay yung trapal ko ay lalagyan na rin siya ng tubig para ibuhos natin yung Asola at lalagyan na siya natin ng animal manure para tumaba yung tubig at para tumaba yung Asola pala na ilalagay natin dyan para mabilis siyang dumami. Kasi guys, sa mga nagtatanong bakit ako nagtatanim ng Asola, ito ay isa sa pinakamataas na source ng protein para sa ating mga alagang manok. So ayan. Ayan. Ito yung gano. Ngayon bubuhusan siya ng rice hull ng ipa. Kasi para hindi masira matusok yung ating trapal kasi baka may minsan hindi natin makita yung mga bato na matatalim ay mapunit kaagad yung ating trapal, no. Tsaka pagka umulan, eh hindi kaagad yung bababasa sa ilalim yung trapal. Yan, tapos ikakalat. Kakalat natin diyan. Meron doon tan, yung bakal. So yan. Kalat natin, kalat yung yung ipa. Yan. Yan, ganyan. Tapos mamaya ikakabit natin tong ating trapal. So yan. Ayan, pinapantay natin. Dapat pantay ha, gagamit tayo ng level ng tubig para pantay. Kasi kung hindi pantay, hindi daw magtubo. So ayan. Okay, naka-prepare na yung ating rice hull. Next, lalatag natin yung ating luna, yung ating trapal. Ayan. Tan. Uy, muntik na hulog, ano? Nyug! Hindi mo kamitan.
Yan. Sobrang sobra to. Yan. Ganun ba? Ganun ba o cob? Ay, ganito yung pahaba. Yan, yan, yan. Saan yan? Ikot ka. Cob, cob. Ay, baliktad natin. Para maganda. Para maganda. Design. Para maganda yung design. Sobra nga o. Laki lang. Abok ka lang nga pala. Kalaki nga o. Sobra, sobra. Hindi ko nakalawin sa akin. Okay. O, hindi na. Ay, siguro hindi na. Ay, wag na siguro. Ganyan lang, mabigat na yung tubig. Okay na yan. Hindi naman magandang tubig dyan. Siguro, ano lang. Pwede ka na magtali-tali dito. Kung mandyan na yung asula, yung tubig. Pwede na to. Ito. Balter na kami nito. Maganda ito kung yung mga buhok na maliliit. Ipitin na lang. Ganyan, oo. Malayit lang siya. Tusukan lang siya ng panibago. Tusukan ba ng kahoy yung panibago pang ipit niya? Yan. So, naka-prepare na yung ating trapal. Next natin guys ay lalagyan na lang natin ng tubig. Pwede ng higaan. Yan. Simple. Yan, o. Yan yung ating asula fund. Yan. Ang ano na to ay isang trapal, medyo makapal-kapal kaysa sa blue na ordinary na trapal. 720 ang per meter nitong trapal na to, kaya maganda-ganda at mas matagal yung kanyang gamit. Yan o. So, ito hanggang doon, baka mga ilang fund ba tayo, hanggang apat na asola ang project natin. Para marami tayong pakain sa ating mga manukan. So, ito guys. Tapos na yung aking asola. Yan. Yan yung gumagawa. Tapos na. Nalagyan ko na siya ng tubig. At antayin na lang natin kung grow siya. At ayan. Dito ako ngayon sa farm. Yan yung farm. Hopefully, yun yung pinapagawa kong building to, or hindi naman siya matawag ni building kasi made in light materials lang. So, malapit na rin siya matapos. At ito, papakita ko sa inyo yung tinanim ko na tricantera or tinatawag na madre de agua. Ito ay nabili ko ng nakabuhay na siya. Nakapaso pero meron na siyang ugat. Nabili ko siya, yung kita nyo yung mga ayun, yun. Bali ano to? 55 na puno yung tinanim ko rito. Hanggang doon sa malayo tapos hanggang doon sa gilid. So maliliit pa lang siya, ayan oh. 55 na piraso hanggang doon. Marami siya. So antayin lang nating lumaki para maka-help sa pagkain ng ating mga manukan, ng mga manok. Dahil kung aasa tayo sa feeds ay talagang mabigat sa bulsa at mahirap talaga magpakain. Kasi nga mahal ng feeds. So, ayan, yan, yung mga yan. So, isang straight 5 yan hanggang doon sa dulo. Yan. So hindi pa siya ganong makita kasi nga maliliit pa lang, parang 5 days ko pa lang sila na i-transplant. Yan oh. Pero maganda na ang kanilang dahon. Yun nga lang ay talagang maliliit pa lang. So ayan, dito ako ngayon hapon na. Right now 5 o'clock na ng hapon. Maganda rito sa farm. At yan pa lang yung pinapatayo ko na building. At kapag nag-grow yung ating poultry ay siguro mag-extend na lang tayo dyan. So ito, naka-ready na rin yung ating mga net. Yan. Ito yung ating unang tanim ng asola. Ito na siya, yung finish na nagawa ng asola.
naka-elevate, naka-elevate siya. Hindi ko na siya hinukay. Ayan. Ito yung aking asola. So nilagyan ko siya ng animal manure. Sinala ko para pampataba dito sa asola kasi malapit na siyang mamatay. Ito oh. Medyo dilaw na yung kanyang kulay. Nakuha ko to dati 1 litro. Ngayon wala na atang kalahati. Pero baka mga 1 month or 2 weeks lang siya makarecover na sila. Yan. Yo. Ang ganda na. Yan yung mga engineer oh. Yan yung engineer. Ah, oh, yan. Sisikat tayo ito kung lumabas. Ayan oh. Ito yung masisipag nating kasama dito. Sisikat tayo. Sisikat 'yan. Papanoorin ng anak mo 'yan pag naglaki siya. Sigurado. Siyempre, maraming salamat sa panonood niyo ng aking video, ng aking vlog. At I hope na may mga nakukuha kayong mga information about poultry or mga pagkain sa ating mga manok. So, maraming salamat sa mga subscriber natin dyan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please mag-subscribe na rin kayo at mag-like sa aking video para updated po kayo sa aking mga susunod na video. At maraming salamat guys. It's me again, Fred Gabs TV, signing off. Thank you.